Ito ang pinaka common question. Amen? When it comes to fasting, ito yung tinatanong ng mga kaibigan natin, ng mga baguhan sa pananampalataya. Kailan ba talaga, coach? Well, kapatid, kung gusto mong malaman yan, magbasa ka sa Isaiah chapter 58. Hindi na natin iniisa-isa kasi masyadong mahaba yung Isaiah chapter 58. Doon, God explains some of the reasons for biblical fasting. Amen? So medyo technical tayo ngayon mga kapatid. I hope you bear with me. Ano? Kung gusto mo mag-take note yan online, mag-take note ka. Kung nasa onsite ka, mas maganda rin. Amen? Kasi magandang i-share ito. Amen? So some reasons, meron ako dito, apat lang. I know there's a lot of reasons for fasting. Well, number one, fast when you are seeking the direction of the Lord. Ito yung ginawa ni Jesus, di ba? He fast because he wants the direction sa kanyang ministry. And number two, fast when you haven't received an answer to your prayer. Pag hindi mo pa natatanggap yung sagot sa iyong panalangin, pwede kang mag-fasting. Amen? And number three, if you want deliverance, kagaya nung kanina, sinabi ko sa inyo, merong bata na naposes ng demon, pero sa atin ngayon, hindi na siguro demon, ano? Kung naposes ka sa mga habits mo dyan, sa mga bisyo mo dyan, anxiety mo dyan, na hindi ka makalabas, depression mo dyan, hindi ka makalabas, fasting is the key. With prayer, hindi yung tinatawag na intermittent fasting. Dinawin natin na spiritual fasting. Amen. If you want to break those yoke of the bandage ng mga anxieties na yan, eto mga patid, mag-fasting ka. And number four, we don't only fast for ourselves. Amen. We fast on behalf of a friend who is under a heavy burden. Kaya nga, pinapag-pray natin yung mga kapatiran natin na kailangan nating madala sa Panginoon. Amen? Kasi, itong kailangan natin to receive insight into their situation. Paano natin sila matutulungan for their deliverance of oppression siguro. Amen? Maaring battered wife yan. Amen? Battered wife or maaring buttered the chicken, ha? Eh, galing tayo sa fasting, buttered chicken, gutom na gutom, I know. Huwag niyong tingnan na ulam itong nasa harap, ha? Amen, I know, nakakuha na kayo ng break ninyo. Yan, break lang muna yun. Icebreaker ba, para hindi tayo makatulog dyan. Amen? Yung mga depressed na OFW, kaya pinapag-pray din natin sila. Amen? Yung mga tao sa Syria, sa Turkey, ano, pinapanalangin natin, ano, yung mga nasalanta ng lindol, include natin sila sa ating prayer kahit natapos na yung ating fasting. Amen, na magkaroon ng comfort, ano, na matulungan yung mga tao doon sa Syria and Turkey, kasi marami mga kapatid ang affected. So there are many rewards for spiritual fasting.